Pangilinan kung ano nga ba ang saklaw ng Safe Space Act. At ayon pa kay Ms. MJ Gambau Reyes, Mr. Senator, most of us agree that, yes, what he said was offensive, it was rude. No, it was not libelous, it was not a threat, it was hyperbolic, hypothetical. He was trying to empathize the flaw on the law you authored, albeit in a cross and cheeky way. See, there's a huge difference between cyber libel, grave threat, and Safe Space Act. While the penalty for cyber libel and grave threats includes imprisonment, the Safe Space Act a fine of 1,000 pesos, as in 1,000 pesos, and community service of 12 hours, inclusive of attendance to a gender sensitivity seminar lang. One does need to be a lawyer or a genius to understand that there was neither cyber libel or threat in his post. Bastos at offensive, pwede pa. So yeah, go ahead! Kasuhan nyo at pauwiin nyo ng bansa at pag-seminar in si Kuya. At sa naging pahayag ni MJ Reyes para kay Kiko Pangilinan at tila pinaalalahanan lang umano nito kung gaano lamang kagaan ang parusa sa paglabag sa Space Safe Act of 2019 na kung saan kailangan lamang magbayad ng 1,000 piso na multa at 12 hours na community service at dumalo lamang sa isang seminar. Sa kabila nito ay hindi naman nakapagtimpi ulit ang megastar pero pinangaralan ni MJ Reyes at sinabi niya pa, "Tita Shawi, ganito po kasi yan. Sa Safe Space Act, ang parusa pag napatunayang nagkasala ay 1,000 pesos plus seminar. Sa cyber libel at grave threats, mas malaki at may kasamang kulong. Kung susuriin nating maigi ang sinabi ni Mang Sunny, malayo po ito sa libel at sa grave threat. Bastos, pwede pa. I'm sure na alam naman din yan ng mga dekalibreng abogado mo. So madam, pauuwiin na po ba natin si Mang Sunny from UK at pagsa-seminar in para mabigyan siya ng leksyon at mapayapan na ang kalooban mo at makafocus naman na ang DOJ kay Andy B. Marami kami nagmamahal at nakakaunawa sa iyo. Promise, di nga lang talaga kaaya-aya mabasa ang mga pagpa-power tweets mo laban sa isang ordinaryong netizen who's also just trying to exercise his freedom of expression. People already know how wealthy and powerful you are. Maraming beses mo na po sinabi dati pa na bilyonaryo ka." Kaya naman, si Attorney Nick Nangit naman ay muling bumuelta laban sa megastar at nag-post ng kanyang mga punto at saloobin at sinabi niya, "Dahil pinili ni Shawi na dumulog kay Kalihim Guevara na kaibigan niya raw at hindi naman sinabi sa artikulo kung sumangguno rin siya sa ibang prosecutor na ang tawag dati ay piskal, ibig sabihin, eh kasong kriminal ang gusto niyang isampa. Para nga naman may parusang kulong at multa at hindi kabayaran lamang. Mas mabigat ang magiging kasong kriminal kung sakali man. At saka hindi sa DOJ ang punta kung ang kasong isasampa ay sibil na para lamang sa mga kasong humihiling ng danyos, perhwisyo o kabayaran o administratibo na uugma lamang kung opisyal o empleyado ng pamahalaan ang pananagutin sa katiwaliang ginawa o hindi ginawa. Pero tignan din nila ang tweet ng ina niya na tinawag na rapist, si Sunny. Maliwanag ang paratang ni Shawi na isang kriminal dahil isang manggagahasa pala, si Sunny. Kung walang record itong si Sunny na nahatulan na pala siya ng korte na nagkasala sa kasong rape, eh nasaan ang basehan ni Shawi? Hindi rason sa korte na bugso lamang yan ang damdamin ng isang ina, elemento ng delito o krimen at ebidensya ang pinagbabasehan ng korte. Ang paratang niya na manggagahasa raw si Sunny kung wala siyang basehan ay isang malisyosang imputation of a crime na may karampatang parusang kulong ayon sa Revised Penal Code dahil maaari itong ituring na isang libel at dahil gumamit ng SACMED, mas mataas pa ang parusa sa cyber libel. Kaya nga may batas kriminal tayo sa Pilipinas
Dahil malaya tayong dumakdak, pero dapat harapin natin ang kahihinatnan o consequence ng ating dakdak. Sa ganang ito, maaari ring ihabla ni Sunny si Xiaowi ng kasong kriminal sa mga ikinalat nito salita sa submit. Ngayon, napansin ko lang na sana hindi maging kasanayan ito na pag malaki kang tao sa lipunan ay makakadiretso ka kaagad sa isang pinuno ng pamahalaan at lagpasan ang tamang prosesong dapat pagdaanan ng pangkaraniwang mamamayan. Bukod sa hindi maganda, itong senyal sa taong bayan na pwede palang impluensyahan ng isang opisyal at hindi natin sinasabing naiimpluensyahan sina Secretary Guevara o si Undersecretary Perete na ikagapos din ang opisyal na kampanang maayos ang kanyang tungkulin ng walang pahit na impluensya. This whole thing got so much bigger than I ever intended it to. She continued, "It was something that hurt me briefly and that was it." Frankie added, "It shouldn't take precedence over anyone else's cases, most especially those more grave, and I truly hate that it might." At dahil 18 years old na si Frankie at hindi naman kinakailangan na magsampa ng kaso, ang kanyang ina na si Sharon Cuneta, sinabi nito na pinag-iisipan pa din niya ang pagsampa ng kaso laban kay Sunny Alcos. Ngunit ayon pa sa kanya ay pinag-aaralan niya ng mabuti ang magiging consequence ng pag-file niya ng kaso sa NPI. Marami naman ang nagulat sa sinabi ni Frankie dahil taliwas ito sa kanyang ina na si Sharon Cuneta na desidido na umanong maparusahin si Sunny Alcos. Kabaliktaran naman ito sa pahayag ni Frankie na kung saan humihingi pa ito ng tawad sa tila nagkakaroon ng injustice sa paghahandle lamang sa isang simpleng tweet. Kaya naman, hanggang dito na lang muli. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang magbigay ng komento, ilike ang video at ishare. And once again, this is Kevin Munoz.